yan. Hello! What's up mga kapaparodre vlogs ko? Eto, mahalaga itong pag-uusapan natin guys ngayon. No? Nag-overheat ba ang sasakyan mo? Yun, didirektahin na natin. Ano? Nag-overheat ba ang sasakyan mo? So kung nag-overheat ang sasakyan mo, itong pag-uusapan natin ngayon ay nababagay sa iyo. Katulad po ng sasakyan ko, ang sasakyan ko ay nag-overheat. Pero ituturo ko sa inyo, ano ang aking ginagawa? Paano ko nami-maintain na hindi siya mag-overheat although na nananakbo ako? Mahalaga tong tips na ito. Kasi pag nagmamadali ka, tapos nag-overheat ka, titigil ka para itigil yung pag-overheat. Bubuksan mo yung hood mo kung ikaw ay isang kotse para lang tingnan yung overheat at para pahupain anuhan ng tubig. Ito pong tips na ituturo ko sa inyo, hindi po kayo titigil. Tuloy-tuloy po ang inyong pagmamaneho. Pero, bago natin puntahan yun, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, or please subscribe on my channel, andyan po ang icon sa ibaba, isabay mo na po ang notification bell para notify ka po sa lahat ng mga video ang gagawin ko pa, and i-like mo rin po and i-share mo sa iba upang nang sa gayon malaman din nila kung paano ang gagawin nila kapag nag-o-overheat na ang kanilang sasakyan. Monitoring lang po guys ang tawag dito. Monitoring, kailangan naka-monitor ka pa lagi. Okay, nag-o-overheat ang sasakyan mo. Alam mong nag-o-overheat ang sasakyan mo. Once na tumatakbo ka po, kailangan naka-monitor ka sa gauge niyan, no? Kailangan yung gauge ay minomonitor mo dahil alam mo na nag-o-overheat ang sasakyan mo. Let's say ako kagaya ko, isa akong truck driver, ang truck ko po, nag-o-overheat po ang makina niyan. Pero napapatakbo ko po ng matulin yan. Kasi sa mga kagaya kong truck driver, kailangan po kasi talagang mabilis ang takbo dahil may mga pangarga kaming hinahabol. Kaya talagang kailangan mong bilisan. Kasi pag hindi umabot yon, syempre, mapapagalitan ka. Baka nga masuspend ka pa. Kaya kailangan natin na kahit papano bilisan. Pero kailangan may teknika once na alam mong nag-overheat ka na. So, yun ang pag-uusapan natin. At i-share ko rin po sa inyo kung paano ko ginagawa na tuloy-tuloy ang pagmamaneho ko. Pero, namimintain ko na hindi mag-overheat ang sasakyan ko. Okay. Dapat po, kapag nagda-drive ka at alam mo may overheat ang sasakyan mo, nakatingin ka doon sa gauge mo. Kung tingin mo, tumataas, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yung gagawin. Ano, makikita nyo, actual talaga, tumataas ang gauge ng aking truck. No? Pero, nagagawa akong pababain nang hindi ako tumitigil habang tumatakbo pa rin ako. So, kailangan guys, drive lang ng drive. Kailangan, pinapansin mo rin yung gauge ng iyong sasakyan. Alam mong nag-overheat ka na, hataw ka pa rin kay hataw, ay mangyayari talaga sa iyo, kukulo ang radiator mo. Pag kumula ang radiator mo, copy na lang ang kulang mo. Hindi. Yun nga po guys, kailangan alam natin ang bagay nito. Ipapakita ko sa inyo. Ngayon, no? Actual ko ipapakita sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Manood tayo. Tara. So, ayan guys, kung napapansin nyo, dahil sa bilis ang takbo ko, napapansin nyo, kanina is, ano yan, nasa gitna. Ngayon, di ba, umaangat na yan. Ayan, no? Umaangat na yan. Nakikita nyo. So, ibig sabihin, nag-overheat ka na. Ang takbo ko ngayon ay 110. 110 takbo ko, nag-overheat ka na. Ngayon, paano magpiprevent yan na hindi ka bababa, hindi ka titigil, nananakbo ka pa rin, pero hindi matutuloy ang pag-overheat niyan. Yan o, nakikita niyo yan, maangat na yan. Yan, angat na siya. Paano mo gagawin yan na hindi ka na magtutubig, hindi ka na titigil, hindi ka na mag-aasikaso pa para alisin yung pag-overheat niyan. So, ngayon, ang technique guys, ganito, kasimple lang yan. No? Dahil sa bilis ng takbo mo, hindi na rin kaya pala ng makina mo, dahil kung baga sa ano, hindi na ganun kano yung makina mo. Ngayon, pag yan, umaangat na ng ganyan, at yan ay umabot dito sa high, o kahit yan sa may pula na yan, ano na po, uusok na yung ano mo, yung makina mo, uusok na yan, yung yan. So ngayon, ano na ang gagawin ko para tuloy-tuloy ka pa rin nagdadrive?
yung nakikita. Mga tumitigil para lang ipaano ang overheat. So yun ang sinasabi ko kanina guys, na kailangan nakamonitor ka sa gauge. Hindi yung drive ka lang ng drive. Yan, makikita nyo yan. Nakikita ko sa inyo kung paano ang gagawin ko. Yan. From one time, ang takbo ko. Yan, kasi tuloy-tuloy na yan eh. Talagang, ano na yan, overheat na talaga yan. Pa-overheat na talaga yan. Pero, ang takbo ko tuloy-tuloy. Hindi po ako titigil. Yan, nakikita nyo yan. So, yan na. Yan. Pag yan, tinuloy-tuloy nyo po yan. Pag tinuloy-tuloy nyo ang takbo na yan, sure ako, overheat talaga kayo. So, ano ngayon ang gagawin nyo para hindi kayo magtuluyang mag-overheat, hindi tuluyang uminit ang makina nyo? Yan. Ano ang gagawin nyo yan? So, simple lang guys. Para bumalik at hindi tumuloy-tuloy ang pag-angat nyan at hindi ka talaga mag-overheat ng tuloy-tuloy, kasi once na mag-overheat na ng tuloy-tuloy yan, hindi mo na po yan basta mapipigil. Talagang magtutubig ka na. So, napaka-simple lang guys. Ang gagawin mo, bagalan mo ang takbo mo. Mag-minimize ka. From 100 or 110 din dati, gawin mong 80. So, paikita ko sa inyo, no? Mag-80 na ako. Kasi, para hindi na ako tumuloy-tuloy. Yan. So, yan, makikita nyo. Makikita ko sa inyo. Yan, makikita nyo, unti-unting pababa yan. Mula sa 80. Makikita ko yan sa inyo. Napapansin nyo kanina nasa guhit na yan, nakikita nyo ngayon unti-unting bumabalik, di ba? Bakit? Kasi binawasan ko ang takbo ko. From 110 ako kanina, wala akong 100, 90, ngayon 80 na po ako, di ba? Bumabalik yan. Oh, hindi po ako tumigil yan, hindi ako nagtubig, tuloy-tuloy pa rin ang takbo ko yan. Oh. Ibig sabihin, yung makina ko po pa-overheat pa lang, pero hindi siya nagtuloy-tuloy. Bakit? Kasi pinagalang ko, binawasan ko yung takbo ko. Yan po ang technique para ikaw ay hindi na magtutubig or hindi mo na aasikasuhin ang pag-overheat ng iyong sasakyan. Ganyan lang po kasimple. Hindi yung titigil ka pa kasi nga hindi ka nag-monitor sa ano mo, sa iyong gauge. Ayan o, nakikita nyo? Diba? Bumalik na ako sa normal. Yan. Oh, bumalik na sa normal yung aking gauge. Hindi na siya ganun kaangat. Diba? Ganun lang guys, kasimple. Monitor lang kailangan sa gauge. Pag alam mo ang sasakyan mo ay nag-overheat, monitor mo lang. Huwag kang drive lang ng drive, i-monitor mo yan. Kasi, pag kaya na i-monitor mo, sure ako na hindi ka na basta-basta mag-overheat ng tuluyan. Makakapag-drive ka pa ng tuloy-tuloy. O ayun, napanood nyo na, di ba? Nakita nyo, paano ang ginawa ko? From 110, natakbo ko, napakabilis nun. Dahil inahabol nga ang pangarga. Pero nakita nyo naman na umaangat yung gauge niya. Pero nakita nyo, napababa ako siya, na hindi ako totally at tuluyang nag-overheat. Pero pa-overheat na po yun. Ulitin ko po guys, huwag nyong hintayin na umabot ng pula or doon man lang sa puti. Agapan nyo na po bago dumating doon sa may puti. Agapan nyo na po doon yung pag-angat. Kasi once dumating po yan sa puti, tuloy-tuloy na po yan. Ibig sabihin, kulong-kulo na po kasi yung ano mo. Yung titiri ka na, titigil ka na. Kasi umuusok na ang sasakyan mo para ng pugon. Pandesal na lang ang kulang para ka nang nagluluto ng tinapay. No? So, nawa po ay nakatulong po ang aking video tips na ito ngayon sa inyo. Kung paano ang gagawin nyo kapag kayo ay nag-overheat o may overheat ang inyong sasakyan. O andito naman po tayo sa ating paalala for today. Sa ako lang nga ng kaalaman, disgrasya o kapahamakan ang iyong kahahantungan. Kaya po na andito ang aking channel upang kayo ay maturuan at matulungan. Paano? This is your Papa Rudry Vlogs na patuloy pong nagsasabi sa inyo at nagpapasalamat. Ingat-ingat sa pagmamaneho. Hasta la vista, baby. Mwah. See you on my next vlog. Bye-bye. God bless all.